Hi guys! Welcome back for another video! So, sorry nga pala kung di ako nakapag-upload last week kasi medyo busy kasi yung lola nyo. Kaya, hindi ako nakapag-upload and hindi pa rin ako nakapag-film ng mga videos. Pero, may mga naka-free film na ako for my Halloween special. Isa pa lang yun. So, kinokollect ko pa yung mga ideas ko for the Halloween week. So, abangan nyo kung ano yung mga creative looks and Halloween makeup na gagawin ko sa channel ko. So, just stay tuned on my channel. And as you can see, nilagay ko na yung aking full face of makeup. And yung kulang na lang is lashes. Dahil sa video to, yung gagawin natin is susubukan natin yung mga magnetic lashes. And yung lashes na sinasabi ko is the MO5 lashes, magnetic eyeliner and eyelashes. Ito yung itsura niya, guys. Then dalawa yung kinuha ko, yung isa in the style AD811, then yung isa naman is KS01. So oops. Then meron siyang card here. Then, yung ingredients na nakalagay dito is aqua, acrylates, copolymer, profil glycon, ethylene glycerin, dimethicone. Tapos, meron siyang 6 months of use duration. Then, cruelty-free siya na product. Then, nasa likod yung tips how to use saka how to remove. So, ito yung itsura niya. It's so cute, guys. So, meron siyang tweezer. Ito. Then, ito yung eyeliner. Then, nasa may parang compact case yung ating lashes. So, ito yung itsura ng lashes. Then, meron siyang mirror which is maganda, di ba? Yan. Then, wala na kong, hindi ko masyadong pahabain tong explanation natin. So, first is, itatry ko muna siya dito sa hand, dito sa may kamay ko. Then, ito yung itsura ng liner. Ito siya, medyo mataba sa tignan. Ayan, so, tatlong layer na yung gagawin ko. Medyo pahabain natin. Then, papatayin ko lang siya. Then, papakita natin kung ano yung itsura ng isang lashes. Ito yung style na KS01. Itong isa is simple lang yung itsura niya. Parang, ayan, wispy na medyo daily looking. Tapos meron din siyang mirror. As you can see, yung mirror is meron pa siyang cover. So, ano bang mas magandang gamitin? Itong KS01 na medyo pang daily. Then, ito na medyo mas social. Yung parang palaban. Eh, medyo palaban naman yung makeup look natin. So, ito na lang sigurong AD811. So, gamitin ko yung tweezer. So, eto siya. Then, tatry natin kung didikit siya dito. So, dumikit naman siya, guys. Diba? Nakita nyo ba? Hanggang lang kailangan siguro i-press ko ng maigi. Ayan siya. So, kumapit siya, guys. As you can see, ginaganyan-ganyan ko. Then, hindi naman siya gumagalaw. As in, hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Ay, yun. Kung medyo hard, dun siya medyo matatanggal. Then, kapag natanggal na siya, parang yung ibang part ng eyeliner is sumasama na. Siguro, for sure mahaba kasi to sa light sa mata ko. I mean, so for sure, gugupitin ko siya ng konti. Kaso yung problema nga lang, hindi ko siya gugupitin dun sa part na meron siyang parang magnet. Yan. Siguro, ito na yung nagupit ko. Gagawin natin, and subukan kong gumawa ng manipis na line. So, ayan yung liner. Then, papatuyin ko lang siya. Then, sa kabila, try natin na
naglalagay ako ng liner, tapos papatungan natin nung liner kasi parang ang tawag dito, hindi naman dahil hindi nga siya ganun ka nipis na line, parang mahirap gumawa ng wing. So as in straight line lang ginagawa ko. So yung sa kabila gagawin ko is gagawa ko ng wing, then papatungan natin ng liner. Tapos try natin kung didikit pa rin siya. Abang hinihintay natin tumayo to. Now is, ididikit na natin tong. Oh my god, dumidikit siya sa bakal. Ayan o. So, bakal talaga. So, ibig sabihin, may bakal. May something bakal sa liner. Kaya, so kung na-decided nga kayo doon sa parang may bakal part itong eyeliner. Wait, ay dumikit. Sa bakal siya dumidikit. So, ayan. Nasa kan si kumapit siya. Kasi parang dali niya natanggal, oh. Ano mo, tapos lang i-curl muna yung lashes ko. Ang pangit niyang tignan. Curl ko lang yung lashes ko. Kaso parang nagkabitak-bitak na siya. Pero re-apply ko lang itong liquid liner. So, ayan. As you can see, napapansin niyo na hindi ka talaga kayang, hindi mahirapan kang gumawa ng manipis na line. And for sure, mahirapan ka sa liner part. Kaya hindi siya advisable na gumawa kang wing gamit itong felt tip na to. So, hintayin ko lang ulit siyang matuyo. Then, habang hinihintay ko, gugupitin ko na yung sa kapila. Subukan muna natin idikit dito kung didikit siya. Pero for sure, hindi siya didikit. Pero why not, diba? Try natin. Malay mo naman, may bakal something din pala yung liner na ginagamit ko. Nakaka-visit yung ano, dumidikit siya doon. Kala ko dumidikit siya kasi yung gitnang part dumikit. Pero, hindi siya. So, hindi siya dumidikit talaga sa mga, ano, ordinary na liner. Ngayon is, gagawin natin. Didikit na natin siya sa mismong special type ng liner na meron siya. Hirap ng lash eh ng tweezer na gamit ko. So ayan, nakabit ko na siya on this side of my eye. Kaso natatanggal siya, guys. Pagkakabit, ayan, no. Natatanggal siya. Parang hindi siya makapit, ganun. Ayan, no. Then, subukan nating paypayan. If ever, syempre kung mahangin or bigla na hanginan yung lashes mo, tingnan natin kung matatanggal siya. Hindi pa ako masyadong nagpapaypay. Kumurap lang ko ng konti, natanggal na siya. Diba yan? Ayaw niyang kumapit. Yung sa dulo, parang bumibigay siya. Bumibigay siya, guys. Try ko nga muna siya dito sa side na to. So, naglagay ako ng wing liner dito, ha. Then, papatungan natin nitong parang special type na eyeliner. Then, hindi ko siya ganun masyadong papatuyuin. Talaga ako makagawa ng manipis na line dito. Then, lagay ko ng second layer. Lagay ko na siya gamit tong tweezer. Yan. So, mas kumapit siya nung medyo basa pa siya. So, kailangan siguro ganun siya. Hindi ko siya kailangan patuyin ng matagal sa aking eyes. Kasi, ayan kung nakikita nyo. Ayan o, kumapit siya nung maayos sa aking lashes nung medyo basa pa siya. So, i-re-apply ko lang tong part na to. Ayan. So, kailangan pala talaga basa pa yung liner kapag ididikit mo siya. Ayan.
nakuha na natin yung technique. Kasi kaninang tumutuyo siya, medyo ayaw niyang dumikit na maayos. Tatanggal yung sa inner corner. Pag kumukurap-kurap ako, so hindi ko lang siyang tumuyo. Baka dahil doon. Tatanggal yung sa inner corner dito sa part na to. Dito sa part na to. Baka masyadong manipis yung nilagay ko. So dadagdagan ko lang ng another layer. Galing ko na nga. Re-apply ko na lang. So habang pinapatuyo ko siya, kagawa lang ako ng wing katulad nito on this side. Para naman pantay sila tingnan. So ayan, yung itsura niya. Ngayon, meron kasi doon sa video sa Shopee na parang pinapakita niya na windproof yung item na to. So gawin ko lang ito na lang mismong cardboard. So hindi naman siya gumalaw. As in talagang yung part na to, sa inner corner, ito, yung matatanggal palagi. Dahil siguro medyo naluluha ako. Pero hindi naman dahil sa ano, sa liquid liner. Hindi siya dahil sa liquid liner. Parang dahil medyo na-sensitive lang yung eyes ko dun sa liner na nilagay ko kanina. So, ayan o. Makapit naman siya guys eh. Oh. Parang nahihila niya yung talukap ng mata ko. So, makapit siya. Kaso make sure lang na hindi nag-fade yung liner. So, ito talaga, makikita niyo na maganda yung pagkakapit nung lashes. Wait, hindi ko makapit yung sabit na. Tignan natin siya i-line ah. Ayan o. So, sama yung ganyan siya kakapit. Diba? So, maganda naman siya. So, ayusin ko lang yung liner dito sa part na to. Then i-reapply ko lang. Then, I'll be back. So, ayan guys. Ito na yung itsura ng liner natin with lashes. And yung masasabi ko lang for this product is okay siya para sa mga nahihirapang maglagay ng mga lashes. And siguro okay siya for the beginners kung hindi ka pa ganun ka-expert naglagay ng mga lashes na ginuglue. Kasi for sure maraming nahihirapan na maglagay ng lashes na nilagay-lagay ng glue. Sana yun lang kasi yung part na yun. Which is for my part, medyo nahihirapan din naman ako. Pero kaya na. Pero kung talagang beginners ka and hindi mo gusto yung itsura na minsan may naiwan na lash glue sa mga lids mo. Ayun. Siguro ito yung ma-advise ko na alternative lashes. Kasi meron siyang 8 styles or 10 styles yata siya. And nabili ko sa Shopee for the halagang 300 something. So naka-sale siya doon. Ewan ko nga lang kung ano yung exact amount niya kapag bibili kayo. So, hindi ko din alam. Pero, nandun siya sa part na mura siya. And, bibili mo nga siya sa Shopee. Then, siguro yung con ng part na to is, kung isa kang sensitive sa mga ingredients or sa mga part na may mga bakal. So, kasi for sure, itong liner part is, meron siyang bakal na elements. Kaya, dumidikit yung magnetic na lashes dun sa liner. So, yun yung part na kung sensitive kayo and allergic kayo at hindi nyo feel yung mga ganun na klase ng ingredients sa liner, this is not for you. And kung gusto mo ng medyo mas precise na liner, hindi ko ma-advise yung liner na binibigay niya. Siguro kailangan mong gumamit ng mas angled brush or kung ano yung meron ka din na brush na medyo fine yung tip para magawa ka ng wing. Pero, may advice ko talaga, kailangan makapal yung application mo ng liner. Kasi kung manipis siya, hindi siya ganun kakapit dun sa mismong liner yung lashes. So, for sure, kung may lakad ka man, makikita nila na umaangat siya. Which is hindi maganda.
Then, for me, okay na okay siya. Bet na bet na bet na bet na bet ko siya. Kasi hindi naman na-irritate yung mata ko. Yan. So, maganda yung itsura. Maganda rin yung mga style ng lashes na meron sila sa website. I mean, sa Shopee. So, pili na lang kayo doon kung... Yung pangalan nga niya is MO5 Lashes. So, kung gusto niyong bumili, nandun. So, siguro yun yung verdict ko for this product na napaka-cute din ng packaging. Talagang plus point sa akin yung packaging. Nakakaloka! So, ayan siguro yung... Ano, yung review natin sa magnetic lashes na to. Maganda siya. So, nasa inyo na lang if gusto niyo yung product na to or hindi. So, ayan, after kong mag-reapply, okay na ulit siya. Ayan, no? Diba? So, ayan, kung gusto nyo nga tong product na to, basta dalhin nyo lang yung set niya. Well, maganda naman siyang decorate sa bag natin, diba? So, okay pa rin naman tong product na to, kaso yun nga lang yung part na ayoko na kailangan mo siyang i-reapply if ever natatanggal siya. Well, sa mga... ginuglue na lashes naman is ganun din naman yung ginagawa natin na kailangan natin siyang i-reapply if ever yung sa inner corner is natatanggal na rin. So, ganun din yung product na to. So, nasa inyo guys kung ano yung talagang gusto nyo kung it's a bad or a good thing to you guys. So, yun lang. Sana gusto nyo itong review na to. And abang-abangan nyo yung aking mga Halloween look. So, sana makapag-upload ako na mas marami. So, free film ko na sila. And sorry again kung medyo naging busy ako at hindi ako masyadong consistent sa pag-upload ng videos. Pagpasensya nyo na. At kung di ka mo nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe. And pindutin mo yung bell button para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos at wala ka ma-miss na bago kong videos. So, yun lang. Salamat sa panood and I'll see you on the next one. Bye guys!